over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Pyesa kasi naman ganyan. Mag ano ka dyan, mag 54mm block and ano 28 carb. Then stage 3 or stage 2 cams, no? Napakalwan na. Lakas na yan, parang pa na dyan. Okay, bakit? Naku, may checkpoint siguro. Yan, nakatigil tong mga to. Checkpoint nga mga tuds. Hindi naman namamara eh. Takot na takot sila. So yun yan, no? Wala kasi silang mga helmet, kaya ganyan na mga tuds. Ang dami tuloy nakatigil. Wala naman yan, kalimitan naman pag police checkpoint ng mga tuds. Kung lang ang tinitingnan yan yung kung may lisensya ka, ganyan. Kung may ORCR, di ba? Siyempre, ang inaano lang naman ng mga yan, ang pinaprevent or ang chinecheck naman ng mga yan is kung yung mga nakaw na motor, mga tuds, hindi nyo ba alam na sobrang dami ng nakaw na motor na paikot-ikot lang dito sa atin. Ngayon kasi ang ginagawa na ng mga magnanakaw ng mga tuds, hindi na nila nire-resell, no? Ang ginagawa nila, pina-parts out na lang nila. Kaya syempre, halimbawa nawala yung motor mo ngayon, magkakuha pa lang nila yan, babaklasin na nila yan. Kaya kung ma-recover mo man yung motor mo, wala na yan, kulang-kulang ng parts niyan, nakuha na na nila. Swerte mo pa nga yun kung nakita mo pa na ibinebenta sa iba eh. Pero kung yung chinachap-chap kasi yan, yung mga ganyan na motor,
chirachap-chap yan, then binebenta. May binabagsakan din sila ng mga pyesa ng ganyan na surplusan ganyan, no? Kaya ingat-ingat kayo sa mga motor natin, mga tuts, kasi napakadaling kuhanin yan, na kuhan lang yan kung nakalak anti-tap, mga ganyan-ganyan. Kung madaanan niya na nakaban, may sakay sa loob, diba? Ay, wala na, dala na din, no? So ipark lang lagi sa mataong lugar or sa may ilaw na lugar or doon sa merong may CCTV, no, mga tuts? Kasi mahirap na din, eh. Then doon naman sa mga kababayan natin hindi makalusot sa checkpoint, no? Kayo ay gumagamit ng daan. Dapat kinukompleto nyo yung mga requirements nyo. Mag-provide kayo ng lisensya, rehistro ng motor nyo, diba? Yung lisensya kasi is privilege nyo para makabiyahe, no, mga tuts? Malaking bagay, kaya kuha na kayong lisensya nyo, no, mga tuds. Huwag manatiling kolorum. Kasi ganun kasi ang kultura ng mga Pinoy, eh. Kung halimbawa, di ba? Halimbawa, dyan lang daw ang lakad nila, ganyan, no? Hindi na sila mag-ano ng lisensya, rehistro ng motor, di ba? Kasi nga, doon lang, eh. Paano kung may mga ganyan, di ba? Nakabala ka din naman. So malaking bagay din ang may lisensya ka. Halimbawa may mangyaring hindi maganda, no? Halimbawa nakasabit ka ng kotse, ganyan. Kasi kapag wala kang lisensya, mga tuds, automatic ikaw yung may mali, eh. Kasi ang katwiran dyan, no? Wala kang lisensya, bakit ka nasa daan? Ba't ka gumagamit ng daan, diba, mga tuds? So yun. Kaya kung gumagamit ka ng daan, nagmumotor, nagdadrive ka ng four wheels or kahit anong pamang sasakyan yan, track, ganyan, maliban na lang sa mga electric bike. Pero balita ako, ganyan, eh, no? Magkakameron din yata ng lisensya or rehistro yung mga electrical bike. Kasi nga naman, gumagamit din sila ng daan, no? So dapat ano tayo, mag-provide tayo ng mga necessary na requirements para makapag-drive tayo ng mga tuds. Then sunod nyo na yung proper wearing of riding gears, no, mga tuds. Kasi syempre, yun na nga lang ang protection, eh. Sa totoo lang, mga tuds, hindi na ako sanay mag motor ng walang helmet, no? Para bang yung mata ko, eh, hindi na sanay sa hangin, ano? Nasanay na ako ng laging may suot na helmet. Kasi for protection na din, eh. Hindi lang sa ako ay palaging malayo ang binabiyahe, no? Nasugbu to Balayan or Balayan to Nasugbu, no? Diba? Pagka ganyan, so kailangan pag mabiyahe ka nga ng mga ganyan, kumpleto ka sa suot mo, no? Diba? Or samahan na din ang konting ingat, kasi syempre nakakapagod din naman magsuot ng mga ganun, no? Kapag nga magra-rides lang tayo, diba? Kung saan lang tayo pupunta, naka-gears pa, diba? Eh ano pa yung mga ganitong pupuntahan mo, na punta ka sa maghahatid ka ng asawa mo, magtatrabaho, diba? So wear your yung close shoes, wear your full face helmet, ganyan. Then gloves. Kasi napakalaking bagay din ng gloves, ano, mga tuds, kasi dyan yung then yung pantalon, yan. At nakapantalon ba palagi? Pero dito nga sa atin, sa lugar natin, no, mga tuds, hindi maiwasang hindi mag-short kasi ang init. Ngayon pa magsa-summer na, 'di ba? Init, eh. So pag-ingatan niyo nga lang din yung mga ganun, no. So provide ng necessary requirements para makapag-drive. Lahat naman tayo pwede makapag-drive, no? Ganyan kademokratiko ang bansa natin, no? Kahit wala kang lisensya, basta meron kang motor, makakapag-drive ka, 'di ba? Or basta may sasakyan ka, makakapag-drive ka, diba? So kaya nga lumabas yung mga LTO, yung mga ganyan na yan, Highway Patrol Group, para i-regulate yung mga paggamit natin ng kalsada, diba? Kasi isipin nyo naman, no, kung kayo ay ganyan nga, may tamang na kayo, papeles, and or gumagamit kayo ng daan, then nasabitan kayo, diba? Ay yung nakasabit sa inyo, walang plaka, no? Yun yung nire-regulate din ng mga, isa sa mga nire-regulate ng mga checkpoints para mawala yung mga ganyan sasakyan, kasi kalimitan yung ginagawa sa ginagamit sa kalokohan, eh, di ba, mga tuds?
Yan, iwasan din natin na tanggalin yung side mirror natin mga tuds sa mga motor natin, mga tuds. Kasi, tingnan mo yan, oh. Naka-rider 150, ang ganda-ganda ng motor pero tinanggalin niya na side mirror, 'di ba? Eh di nung medyo lumapit ako sa kanya, nagulat siya, 'di ba? Wala kasi siyang clear visual sa likod, no, mga tuds. Hindi naman nakakapangit ang paglalagay ng side mirror para sa akin, ano, mga tuds. Pero kung sa iba, gusto nila gawing racing-racing kagad, yung pagkabili ng motor nila, tatanggalin nila side mirror, pwes huwag nyong gagamitin sa daan yan. Kasi delikado yan, ano? Yung mga walang side mirror, di ba? E di sana, lalabas na ng kasa yan ng walang side mirror, di ba? Di ba, laging may side mirror, mga, ano natin, mga sasakyan natin, no? So, hanggang dito na lang muna siguro ng mga tuds. Basta-basta ako ma-overtake, walang kwan, flashers or walang turn signals na ginagamit. Ala, ganun talaga eh. Hindi ko sasabihin ang kamote kasi sa honestly, tayo naman ay nanggaling din sa pagiging ganyan ng mga tuds kasi hindi pa natin nare-realize yung mga ganyang pagkakataon na siyempre, motor lang tayo ng motor, di ba? So, salamat sa pagsama sa akin sa ride na ito, na pagsundo ng aking commander, no? So, huwag kalimot na mag-subscribe sa ating YouTube channel and ride safe always and peace out!